Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! Andito na naman po ulit ako upang magbigay sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa aking pagtatanim. So, ngayong umaga na to, bumaba po ako mula sa aking hardin sa balkon. Bumaba po ako sa gilid ng aming bahay, sa likod po ere. So, ito po kasing space na to, sayang naman kung hindi magagamit. Kaya naisip ko na ngayon ay tatamnan ko ng talbos ng kamote, itong portion na to, dito. So, ang ginagawa ko ngayon, ito po, dahil sa ang likod na to ay mabato, ito po, tinambakan ng lupa nung mga nakaraang buwan, nilagyan din ng mga bato. So, ngayon, lilinisin ko po ito para maging isang garden. Itong side lang na to, kasi itong plano ko na to dito ay tatamnan ko nga ng talbos ng kamote. Tapos doon naman po sa gilid ng dulo na yon, gusto ko po yung tamnan ng gabi. Kasi nga po mahilig kami sa gulay-gulay, kaya mga gulay yung aking planong itanim. So ngayon, ang una kong ginagawa, kailangan nating i-prepare muna yung lupa. Parang ganun din po yun guys, para ka rin nagbubungkal sa iyong farm, sa iyong bukid. Kahit maliit na space lang, ay kailangan din nating bungkalin muna ang lupa na to. Gaya ng ginagawa ko ngayon, binubungkal ko po siya. Kasi ito po yung preparation sa pagtatanim ng gulay. So, ang first step, bungkalin muna ngayon lupa at tanggalin yung mga damo-damo na to. Kagaya nito, tinatanggal ko po yan. Kasi para naman po, pag tinamnan natin, hindi kaagaw ng gulay na itatanim ko ng talbos ng kamote ang mga damo sa nutrients na makukuha niya sa lupa. Ito talaga yung dapat nating unang gawin sa pagtatanim. Kailangan nating i-prepare ang lupang pagtatamnan natin. So, ayan, aalisin natin yung mga damo. Kasi nga, dito sa likod bahay na to, medyo safe ng konti sa sulfur dioxide na binubuga ng Taal Volcano. Dahil nga po, nung nakaraang mga nagdaang araw ay nagbuga ng sulfur dioxide ang Taal Volcano at naapektuhan lahat ng aking mga pananim. So, yung mga dahon na yon, yung mga dahon na nalaglagan ng sulfur, nadapuan ng sulfur dioxide, naging brown po yon, at habang tumatagal ay nagkabutas-butas ang mga dahon. Kaya naisip ko na dito sa side na to, sa aming gawi dito sa likod ng bahay, ay tatamnan ko din ng mga gulay-gulay, ng talbos, gabi. So, ayan po. Ito po ang lupa dito, mabato. Pero gagawan ko po ito ng paraan para matamnan ng maayos. Ito nga, nagbubungkal po ako ngayon. Dahil naman ang side na to, pag sa umaga ay naaarawan, nasisinagan ng araw. So, kahit nasa gilid, pwede din naman siyang tamnan ng gulay. Ang the best na itatanim ko dito ay talbos ng kamote. Kasi nga po, ang talbos ng kamote ay hindi maselan itanim. So, ang talbos ng kamote kahit saan ay pwedeng tumubo. Siyempre, bago natin siya itanim, ay kailangan muna nating ihanda ang ating pagtatamnan sa kanya. Ito nga po, gaya ng ginagawa natin ko ngayon, sa inyong sariling lupa din, sa inyong sariling space, ganito rin po ang gawin nyo kung plano nyo magtanim ng mga gulay-gulay. So, bungkalin muna ang lupa at tanggalin ang mga damo na nakakapit dito. Linisin muna natin ang lupa bago natin itatanim ang ating mga gulay na gustong itanim sa ating space na pwedeng tamnan. So guys, huwag po tayong magsawang magbungkal sa lupang ating pagtatamnan. Tanggalin natin yung mga bato-bato na to.
po. Yan, nakita nyo guys, ang laki ng bato. Kailangan nating alisin to para maging maganda ang pagtubo ng ating mga gulay. Mga basura, alisin. So, ayan guys, ang mga batong natanggal ko. Tinanggal ko yan sa ilalim ng lupa para nang sa ganon maging maganda yung pagtubo ng mga talbos at medyo lumago siya kasi wala na akong space sa balkon, wala na akong lupang extra at kailangan kong magtanim pa din. So ito na po ang ating lupang pagtatamnan. Ready na siyang pagtamnan. Nakita nyo guys, ang lambot na. Wala na po siyang mga bato-bato. So, ito na po ang ating lupa. Ngayon, lalagyan natin siya ng mga bato sa gilid. Ito, bago na natin papalakihin ang garden na to. So, yan. Ngayon naman ay magtatanim na ako ng talbos. So, ito yung mga itatanim kong talbos ng kamote. Yan, as usual, sa palengke lang po nanggaling ang mga to. Ngayon, ang pagtatanim ng talbos, gaya nga po ng una kong turo sa inyo, ito kasi medyo malawak yung pagtatamnan, pwede po nating tusukin lang ng dala-dalawa. Kasi malambot na po yung lupa niya. Yan. Kung pwede rin naman po natin bungkalin. Yan. Pwede na po itong dikit-dikit kasi hindi ko namang hinahangad na magkalaman yung talbos. Ang gusto ko lang ay lumago siya at magkaroon ng madaming dahon. So ganito po guys, ganyan lang. Magkatabi sila, okay lang yan kasi nandito naman po tayo sa lupa, sa baba. So, pwede pong magkatabi. Hindi lang po tayo nagtatabi ng ating mga gulay, yung mag-isang puno sa isang butas. Kapag ang ating lupa ay nasa container, gaya ng ginawa ko sa pechay, hindi po maganda yon. So kung nakikita nyo, mababaw lang ang pagkakatanim pero tutubo pa rin yan. Lalagyan nyo lang po siya ng lupa. Nakakapagod.
ay baliktad. Oh guys, ito na yung mga talbos ng kamote na naitanim ko na ngayon. So, nilagyan natin ang mga bato sa paligid para hindi mabungkal ng mga pusa. So, ayan po. Ganyan lang kadali ang magtanim sa ating bakuran. So, after po nito, kailangan po nating diligan kasi nga po, medyo tuyo yung kanyang lupa. Diligan natin at after nun, babantayan natin ang paglago ng mga talbos na to. So, ito lang guys muna ngayon. Sa susunod ko ulit, abangan nyo yung pagbubungkal ko sa dulo na yon, gagawin ko po yung taniman ng gabi. At ito ay palalakihin ko pa po ito. Makikita nyo sa susunod guys na ang likod namin ay may pakinabang na. Tatamnan natin ito ng mga gulay-gulay upang mapakinabangan ang space na to. So, ito lang guys ulit sa uulitin. Ganyan lang po yung gawin nyo sa inyong space. Kahit maliit lang po yung space ay matatamnan natin ng gulay-gulay. So, ayan. Hindi ko pa po iyan nagagawa. Lalagyan pa po natin ng konting gulay. Hahatiin po natin ang space na yan upang maging garden. So, salamat po guys sa panonood at sa mga new viewers po dyan, pa-subscribe po ng aking channel. Malaking tulong po yan upang mag-grow ang aking channel. At sa mga friends na nanonood, maraming salamat sa inyong lahat. At ganun din po sa inyo, paki-share po at paki-like ang aking video na to. So, ito lang po ulit. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!